Aling Maria, and welcome back to my channel. Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to palengke, palengke. Each morning I go to palengke. And for today's video, tayo po ay magluluto ng kalderetang may peanut. Oo, kasi at since na namiss kong magluto at wala naman akong kasama, namiss ko si bakla. Eh, magluluto naman ako noong kanyang specialty. Oo, yung kanyang specialty na kaldereta na namimiss ko masyado at nasa Pilipinas pa siya. So since na yun ay namimiss ko, gagawa tayo ngayon. Dahil dun sa kanilang lugar, sa Laguna, ay ang kaldereta ay napaka-special na merong peanut butter kaya malapot. Oo, malinamnam siya mga mare. So ngayon, ang ating mga ingredients ay manok, patatas, tapos carrots, siling, hindi siling labuyo ha, yung green bell pepper, tapos sa syempre bawang sibuyas, at syempre tomato paste, at syempre ang star ng kaldereta eh syempre peanut. So ngayon, nagiinit na po ako ng mantika ngayon. Ayan. Dahil ang una nating gagawin, ipipirituhin po muna natin itong patatas at saka itong carrots. So inuna ko muna silang gayatin kasi nga ipiprito na natin sila. Sa Bulacan kasi, pag may handaan, mas pinipirito nila itong mga itong patatas at yung carrots para daw hindi agad mapanis. So, syempre, dahil Bulacanya tayo, gagawin natin yung mga tradisyon na ginagawa ng mga taga-Bulacan. So, ngayon, pipirituhin muna natin siya. So, ilagay na natin itong patatas. Dahil medyo matagal-tagal itong lutuin eh, itong patatas kapag pinipirito. So, matagal-tagal siya. So, ilagay na natin. Ay, nalalaban! So, ngayon, nalalaban siya. Balikan ko kayo kapag naiahon ko na yung patatas na nalalaban. Sana katulad din ng relasyon nyo, may laban pa. At ilalagay ko na rin tong carrot. So, hintayin nyo na lang ako. So, ayun na nga, ganyan na nga ang itsura ng ating piniritong patatas. Parang malungkot na yung patatas natin, pero malambot na. Ayan, sa sobrang panlalaban niya kanina. Siguro pwede na to, basta lumambot na siya. Ilagay na natin siya dito sa may tissue para mapilter na yung kanyang mantika. So, pwede na yan, ahunin na natin. So, pasensya na po. Alam niyo naman, nagtitipid ako sa mga ganitong klaseng mga bagay-bagay. Dahil itong pinaggamitan ng mantika, ilalagay naman natin dito yung ating carrots. Ang susunod naman natin ilalagay dito yung carrots. So, dahil yan, okay na siya, lagay na natin yung carrots. So, pasing tabi sa mga marunong magluto dyan, ha? Ayan, basta ganyan ako magluto. Huwag na kayong ano dyan. Lagay na natin itong carrots. Baka mamaya manlaban na naman ito, mga mare. Ayan na. Ayan, very light lang pala. Hindi katulad kanina. So, ayun na nga, mamaya ay malalaman natin, ano ho, na kung luto na ba siya kasi kalalagay lang naman natin. So, sa lahat po ng mga nakadalawang init ng mga pagkain nila since nung nag-January 1. Ayan, January ito na po dito sa Saudi. Ayan, kamusta naman po sa lahat ng mga nag-iinit ng mga ulam dyan, yung mga tira-tira natin dyan, yung mga paulit-ulit, yung mga nagpasyaron dyan, yung mga nakaraang Pasko at saka nung bagong taon. Nainit nyo na rin po ba? At saka yung mga tinake out ninyong mga salad. Buhay pa ba? O baka tinitipid-tipid nyo pa? Well, anyways, ayan. Hintayin ulit natin na maluto yung carrots. Kasi parang, alam, yung ano ko, yung kalan ko parang wala na siyang laban, mga mare. So, hintayin natin na maluto yung carrots. So, ayun na nga, at medyo slightly nasusunog na yung ating gilid-gilid ng carrots. Ayan. Pwede na natin siyang ahunin. Pwede na yan. So, kung mapapansin ninyo, ito na naman, pinagamitan na naman ng mantika. Pwede pa yan. Ilalagay na po natin dito yung ating mga bawang at sibuyas. Ayan. Ahunin mo muna natin ito. So,
after nating maahon itong ating mga piniritong carrots at saka yung patatas, eh ilalagay na po natin itong bawang at sibuyas. Oo, kasi alam ninyo, dahil ang buong manok ang lulutuin natin, kaya yung bawang natin, eh isang puso na po ito ng bawang. At kailangan ay hintayin po natin maging golden brown itong ating bawang. Ayan, nangangamoy na. Ayan. So, alam nyo, itong sibuyas natin, anak na kanandami, dalawang ulo po ito ng sibuyas. Oo, kasi sabi sa amin, sa Bulacan, the more na mas marami kang sibuyas, mas malasa. So, ngayon, dinamihan ko, ginawa kong dalawa. So, ganadong-ganado naman ako dito sa paglulugo. Paano ha? Yan po yung luto sa Bulacan. Kailangan marami sibuyas. So, optional lang naman po sa inyo kung ganong karami. Ano ho? Yun nga lang, nakakaiyak nga lang kapag nag-gagayon kayo ng sibuyas. Naiiyak ako eh. So, ngayon, medyo okay na siya. At saka, oh nga pala, talagang hindi naman sa pagtitipid, kaya lang pwede pa naman itong mga mantika na to, tsaka pwede pa naman siya dito sa pinagpirituhan ko, tsaka itong malaking lalagyanan ko na to, ayan, eh wala naman akong ibang lalagyanan kaysa, hindi naman sa tamad, ano, kaysa maglinis ako na maglinis, ito na lang din yung ilalagay ko dito, yung lulutuan ko, kasi nga unang-una, hindi na nanlalaban yung ating kanan. So, wag na tayo magpalipat-lipat pa ng mga lalagyanan. Hindi naman tayo professional. So, pinapakita ko lang naman sa inyo kung paano ako magluto. Oo, huwag na po tayong ano, huwag niyo na po akong ibabasa. Tsaka huwag niyo na akong sasabihan na bakit ganito ganyan ha. Hindi po ako perfecto. Nandito lang po talaga ako sa Saudi para manahe. Ayan ho, okay lang po yun. Sa lutong bahay lang naman po ito. Okay lang po yun. Tsaka ako lang naman po yung kakakain. So, sinishare ko lang yung ating recipe. So, ito na ha. Okay na nga. So, ayan na o. May pagka brown na siya. Ilalagay na natin ang sibuyas. So, ayan. Kapag itong sibuyas na to ay medyo ano na siya, nalalanta na, oo mga mare. Dahil ang isusunod naman natin, yung manok. Oo, isasangkot siya natin yung manok. Balikan ko kayo. So yun na mga mare, ayan, nalanta na ng bahagya yung ating sibuyas. Ilalagay na natin itong isang buong manok. Oo, itong manok na to, tinanggalan ko na siya ng balat. Kasi ayoko nang ano eh, ayoko nang may balat. Tinanggal ko na siya. So, ayan. Halu-haluin lang natin siya. Tapos, kapag medyo color white na po yung ating chicken, eh, ilalagay na po natin yung ating bell pepper. Aha. Pero, syempre, hintayin po natin to ng about 15 to 20 minutes. Dahil hindi po nanlalaban ang ating kalan. Ayan, hintayin po na natin ng napakatagal. Mga one day, charot. Mga 15 to 20 minutes. Oho, ganun katagal. Dahil electric stove po ang gamit namin. So, mayaman kami. Ano ho, wala kaming gas stove. Talagang mayaman kami sa kuryente dito. So, hintayin po natin na maging white ito. Oho, yung tender, juicy. 12 seconds later. So, ayun na nga, medyo malambot-lambot na ang ating... Masyado palang malapit. So, malambot-lambot na po yung ating manok. Ayan, nakita nyo naman, medyo tender-tender na siya. Malaman nyo na kapag ito ay malambot, kapag ginata nyo na. Charot! Siyempre, malalaman nyo na yan kapag medyo nadudurog-durog na siya. Ayan. Malambot na siya. So, kailanganin nating lagay muna itong green bell pepper. Ayan. Kasi malalanta agad eh. Kaya hindi ko agad nilagay. So, halu-haluin lang po muna natin siya. Okay lang po yan. Itong green bell pepper. After po nyan,
Ayan po nating maghalo ang manok sa green bell pepper. At mamaya-maya ay ilalagay na po natin ang tomato paste. So yun na nga po, ito na nga ang ating kinalabasan ng tender meat. Kapag nalaman yun, talagang malambot na siya, naghihiwalay na po yung laman sa buto. So okay na po yan. Ano? Ilalagay na po natin itong tomato paste. Ayan. Lagay na natin siya mga mare. So, syempre, may konting laman pa siya. Lalagyan natin ng tubig. So, yun na nga, nilagyan na natin ng tubig yung laman nitong ating tomato paste. Then, shake well lang hanggang sa mawala na ng laman ng tomato paste yung ano. Oh, di ba? So, sulit naman talaga. Tapos, taktak na lang natin ng ganyan. O, oh, di ba? Nawala na. Tapos, saka na po natin siya haluin. Saka na po natin haluin itong tomato paste dito sa ating manok. So, halo-halo lang po yan, Mare. At hintayin po natin kumulo itong ating manok. Mamaya-maya, lalagyan na rin po natin siya ng add salt and pamintang durog for a taste. So, yun na nga po. At ganito na po ang itsura niya kapag kumulo na ang tomato paste. Ilalagay na po natin itong asin. Option na lang naman kung gano'ng kadami. Yan. Ewan ko. Basta tinatansya ko na lang siya. At lalagyan na rin natin ang pamintang durog. Oo. Bahala na ako dyan. Good luck na lang sa akin kung anong kalabasan ng lasa niya yan. Dagdagan pa natin. Bahala na ako pag maalat to. So, ngayon, haluin muna natin. So, kung ito ay umalat, bahala na. Dagdagan ko na lang ng tubig o lagyan ko na lang siya ng asukal. Kapag ganyan ang ano, kapag ganyan yung kaalat ang mangyayari. So, ilalagay na po natin itong carrots at patatas. At haluin po ulit natin. And, haluin natin. Maghintay po tayo ng 5 to 10 minutes para po mag-absorb yung ating nilagay na asin at paminta sa ating mga manok at sa mga sahog pang nilagay natin dito. So, yun na nga. At ilalagay na po natin ng butter dito sa ating nilulutong kaldereta. At nilagay ko na dito yung camera kasi alam nyo naman, ako lang naman yung nagbibideo dito at wala na akong ginagamit na stand ng camera para maging masyadong maganda ang ating pagbablog. Pero option na lang naman po itong ating mga paglalagay ng butter. I think mga kakalahatiin ko lang naman to. Ano ho? Kakalahatiin ko lang naman tong isang garapon ng peanut butter. Kasi mahirap naman mag-vlog ng hawak-hawak yung mga yung ano no yung ating camera no tapos nagluluto ako. Kung kanina nakikita ninyo talaga umuusok naman eh, talaga naman eh, no? So ayan na. Nakalahati ko na ho yung garapon ng peanut butter. Ayan na ho, nangangalahati na siya. So ngayon, eto na po yung itsura niya. Ayan na, mga Mars. Hahaluin lang po natin ito para mas lago siyang lumapot, mga Mare. At mamaya, titikman na natin kung ano ang lasa nito. Pero syempre, mga 5 minutes more para maluto at talagang mahalo ng mabuti ang ating butter sa ating nilulutong caldereta! Eventually. So, after 5 minutes na paghahalo natin at hinintay para talagang humalo na yung peanut butter sa ating kaldereta, napaka-creamy na niya, Mare. Oo, kasi hindi ko na siya nilagyan ng tubig. So, let's try to taste kung yung sandamakmak ba na
paminta at saka asin na nilagay ko dito eh. Magkakasakit ba ako sa bato? So, try natin. Iba pala talaga ang lasa. Masarap. Hindi siya maalat, Mare. Success, hindi siya maalat. Oo, kala niyo lang yun, hindi po siya maalat. Parang tumamis pa siya kasi dahil dun sa butter. So, ito na po yung ating finished product. Ayan. Mamaya pipicturan ko po siya. Kasi, ilalagay ko na po siya sa Tupperware. Dahil alam niyo naman, panayang init ko din ng mga ulam. Oo, napakahilig kong mag-init ng ulam kasi minsan tinatamad na akong magluto. At saka ako lang naman mag-isa. Oo, wala naman akong ibang kasama sa pagkain para magluto na magluto. Tsaka, alam niyo naman yung kalan ko ng lalaban. Ano ho? So, pagpasensyahan niyo na yung ating recipe ngayon. Itong recipe na to ay natutunan ko sa aking friend. Ayan, shoutout sa'yo dyan, Maring Carolo, bakla, I miss you na, pero parang gusto kong punasa muna yung cam. Mukhang naano na siya nang dahil sa init. Ayan, pasensya naman sa lens ko. So, maraming salamat sa lahat po ng mga nanood ng ating bagong recipe for this year. Oh, this January to 2021. Basal masyado yung ginagawa ko ngayon, ano? So, shoutout po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin at sumama sa akin within 3 years. Oh, ang tagal ko na pala nagba-vlog. 3 years na ako nagba-vlog pero hindi pa nadadagdagan ng almost ilan yung subscriber ko. Pero okay lang yan. Buti naman at merong mga nakaka-appreciate sa pagmumukha ko. Maraming salamat sa inyong lahat at mag-like, mag-subscribe at pakiclick ang bell icon para palagi kang nanonotify sa aking vlog at pakiclick na rin yung all. Oo, para palagi kang updated sa aking vlog. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie.